panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Cuico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po muli si Engineer Rosendo Sof, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at ang ating dalughasang doktor na si Doc Sosi De Leon. Hello po! Hi Amy! Hi Sendo! Hi! Oh, anong topic? Anong issue? Alam mo yung hito, ang taas ng presyo ngayon, ha? Nasa 120 per kilo. Parking price, kaya masaya ako. bakit lahat ng pinapasukan mo nagki-click? Bakit lahat ng pinapasukan ko agri pabagsak? Meron bang ganoon? Talaga may trending ba na nalalaman ba ng isang farmer na pabagsak yung industriya o may pag-asa ba yung industriya? Alam mo, magbigay ako halimbawa, Amy Sendo, no? Sabi nila, kasi ngayon gusto kong mag-layer o may layer na ako ng konti. Sabi nila, by the end of the year, sobrang babagsak na itlog dahil maraming nagbabuyan na nagkambyo ngayon sa layer boiler. Oh, dahil may building na eh. Okay? Oh, ngayon, meron naman yung sa rabbitry naman. Anong katiyakan nating magki-click yung rabbit? Eh, nag-i-invest ang isang farmer. Paano? Meron ba tayong guidelines para dyan? Sa tingin ko, wala eh. Wala. Tayong ano eh. Masasabi natin, ang protein na consumption, malaking nawala. Kasi yung sa baboy na lang, kung sabihin mo na nasa 4.5 million heads nang nawala rito sa Luzon, eh, anong replacement, di ba? Anong replacement? Yun ang sinasabi natin. So, kailangan may replacement na protein source. Okay. Kaya, maniwala ka ba, Doc Sosi, yung baka? Oo. Naubusan din sila. Ganon? Oo. So, ibig sabihin eh, ano, talagang yung protein source natin na eh, yung sa manok nga eh, di ba? Naubusan din dahil maraming hindi nag-alaga nung November, December, naubusan ng supply yung live weight. Okay. So yung itlog eh, sa tingin ko, delikado na sinasabi nila. Yun ang tingin ko, kasi hanggang next year, kasi bibili ka ng RTL eh. Ang RTL, almost 2 years mangingitlog yan. Sa kalagitnaan na hindi mo para susulit yung sobrang taas ng presyo ng RTL, sa mga nakikinig, ready to lay pullets yung RTL, ano? Ready to lay. Baka sa kalagitnaan pa na ng laying period niya, pabuwagsak, kawawa naman yung mga mag-invest. Anong tingin mo? Yeah. Yung sa RTL, kasi bibili sila, mahal na eh. Diba yung RTL? Oo. Medyo advice natin, huwag muna ngayon. Okay. Oo, kasi yung investment nila medyo malaki. Kung malaki, yung isang RTL yata, umabot na ng 350 na eh. Oo nga, ganoon na. Sabi nila. Tapos hindi pa kulang pa ng buwan, di ba? Yes. Hindi, tanong ko naman na, Amy, sa dami ng mga nagawa na nating mga episode, ano ibang source of protein? Source of protein? Sabi mo nga, Doc, rabbit eh. Magandang source of protein ang rabbit. Yeah, source of protein, rabbit. Yan ang pan, pati less cholesterol. Yung sa halaman, anong source ng protein? Kasi lahat ng livestock,
it's more source of protein. My question is, meron bang mga gulay na source of protein? Protein, Doc? Wala akong maisip na protein, pero yung mga herbs and spices ba, pasok ba yan sa ano, mga rosemary, thyme, chives? Mataas din ba kaya protein content niya? Naku, hindi ko alam. Pero kung yan eh meron man, palagay ko minimal. At saka, actually, yan ang nagpapasarap eh. Kaya nga kasabihin yung spices of life, di ba? Kasabihin yung, basta yan ang nagpapasarap sa lahat ng pagkain natin. Alam mo, Doc, minsan pagka, di ba, mag-order ka ng pasta, no? Tapos may naka-toppings ng mga parsley, mga basil, na sa taas. Naku, parang ang social-social ng pagkain mo. Oo nga. Eh, minsan ako, parang ayaw ako, mo lang minsan... kainin, eh. ako pagka mayroong order na mayroong sa menu nila na may lamb chops, no? Yan ang gusto ko. Kaysa sa mag-beef ako, nagla-lamb chops ako dahil bira naman ang lamb sa palengke. So, mayroong nilalagay silang na mint. Naku. Oo. Saktong-sakto itong ating guest, Doc. Kasi talagang sabihin ko sa'yo, marami siya talagang tanim ng mga herbs saka spices. Eh, di, alam mo, ako familiar ako na Baguio, marami talagang mga herbs. Pero dito sa Luzon, Tapatagan dito sa atin, eh parang hindi yata familiar tayo na meron dito. Kasi medyo mainit dito eh, di ba? Iba yung klima kasi ng Baguio, Tagaytay, iba din. So ito parang gusto ko itong interviewin natin kasi gusto ko malaman ano ba ginawa niya, bakit napatubo niya dito sa ating lugar. Pampanga po siya, Pampanga. Yan. Pampanga, tapos meron siya mga herbs dyan. Kasi ako, ang alam ko, Tagaytay. Or pupunta ka ng Baguio, makukuha kami ng konti niyan dahil iuwi ni Mrs. Pero dito lang pala, meron tayong makukuha ng ganyan. Ano yun, nagbebenta siya? Opo, nagbebenta. At, Doc, vlogger din ito. Kaya mamaya, nako, excited. Ah, ganun. Si Kasendo, umalis muna. Sa mga susunod na episode, makakasama ulit. Pero ngayon, Doc, tayo muna magkasama dito, ha? Pag-usapan po natin ang herbs and spices. Kasama. Yeah. Sige. Itong sikat. Sikat na kasi marami na siyang subscriber, eh. Uh-huh. Carlo the Farmer. Yan. Carlo the Farmer. Yes. Pero meron ba siyang product, let's say, may page ba siya? Parang marinig ko fresh something. Anong kanya? Fresh herbs. Fresh herbs. Fresh herb. Okay. Fresh talaga ang kanya. Mga pinupulot, kinakat. May natawag silang cuttings. So yan. Mamaya, Doc, kakasama po natin si Sir Carlo the Farmer. Yan. Kayo, the sige nga, farmer. Sige nga. Oo. Sa pagbabalik po yan na mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Babalik po, mag-agree na tayo, Doc. Sabi ko sa'yo kanina, may papakilala ako sa'yo. Magaling to. Siya ay isang vlogger. At siya din po ang may-ari ng Fresh Herb. At consultant din siya, Doc. Ang makakasama po natin ngayong araw, si Sir Carlo Magno Aguilar. Hi, Sir Carlo! Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Hi, Carlo! Hello, Doc. Magandang hapon po. Okay. Ayan. Doc, alam mo ba na puro herbs and spices ang mga tinatanim ni Sir Carlo? Sir Carlo, paano po ba kayo napasok dito sa herbs and spices? Actually, way back ano yan eh. Na 9 years ago pa yan. Mahilig lang ako magtanim sa bakuran. Hanggang nawili, nanghiram ako ng bakanting lote dito sa subdivision. Tapos nagtanim ako ng mga talong, sili, kamatis, hanggang may dumating na chef. Kasi dito sa Pampanga, may mga chef sa Clark. Eh, naghahanap sila ng mga herbs. Eh, during that time, wala akong alam sa herbs. Hindi ko nga alam ano mga pangalan nila eh. Ano ba yung rosemary? Hanggang binigyan nila ako ng seeds. Tapos sinubukan ko hanggang naparami ko, hanggang naging supplier ako sa mga chefs, sa mga restaurants ng mga herbs.
Okay. So, dandahan, tama ba, Carlo? Si Ben, ay, opo. Hindi bigla. Tama, tama, Doc. Nag-start lang ako ng isa. Naalala ko, nag-start ako sa sweet basil. So, nung nakabisado okay. ko, tinry ko na naman yung isa, tapos nag-fail, tapos tinry ulit. Hanggang unti-unti, it took several months or years para makabisado ko lahat. Akala ko, Sir Carlo, kayo ay into cooking talaga. Culinary, graduate. Tapos, saka kayo nag-isip na magtatanim na ako ng herbs para hindi na ako bibili. Ito pala ay may ganong proseso na nangyari sa inyo. Actually, baligtad. Well, mahilig talaga ako magluto. Kami mga Kapampangan, mahilig magluto. Pero ang mga gamit namin, of course, bawang, sibuyas, sile, mga maaalat ba? Hindi kami gumagamit ng mga herbs. Pero nung natutunan kong itanim, doon nag-offer sa akin yung isang chef, si Chef Kenneth Cacho. Siya yung may presidente dati ng International School for Culinary Arts. Doon niya ako pinag-aral. Sabi niya, Carlo, bigyan kita ng free course para maintindihan mo bakit ba ginagamit ang herbs? Paano ba ito ginagamit sa pagkain? Kaya doon, mas lumawak ang aking kaalaman tungkol sa mga herbs and spices. Actually, yan ang nagpapasarap ng luto eh. Minsan yes, kahit na yung medyo, ang mad sa akin, sa rabbit. Kung basic yung rabbit na ililitsyon mo or kung anong luto, kung walang herbs, eh hindi parang basic ba? Bland siya, tama ba, Carlo? Totoo po yan. Iba yung dating. Sabi nga ni Mrs., kapag nilagyan mo lang ng salt and pepper ang pork chop, natural, parang regular pork chop siya. Pero kaskasan mo ng kaunting rosemary tsaka thyme, ay parang kumain ka sa 5-star hotel. Kaya, iba yung epekto ng herbs. Kaya masarap ang epekto ng herbs sa pagkain. Amy, bago yung pagkain. Pwede bang limbawa ano ba ang nasa bakuran o gano'ng kalaki yan, Carlo? At yung ngayon at saka yung before, at saka ano mga tinatanim mong herbs? Ah, okay. Well, nag-start ako 5 paso. Doon ako nag-start. Paso lang kasi apartment lang ako nakatira noon. Sa harapan lang ng apartment. Tapos sabi ko, uy, maganda pala magtanim, ha? Masaya pala. Tapos meron na akong nakitang bakanting lote dito sa subdivision, 450 square meters. Okay. So, nag-start ako ng 1/4 lang noon kasi hindi ko kaya mag-isa eh. So, around 100 square meters. Tapos hanggang naging 250, hanggang naging 450 na. So, ngayon, nagbebenta na kami ng iba't ibang herbs. So, ang mga top sellers namin ng mga herbs yan, rosemary, tarragon, oregano, thyme, parsley, mint, basil, sage, chives. So, yun yung mga pinaka-basic na mga herbs na gamitin sa mga restaurant. Opo. Carlo, wala kang pangalan eh, Herbs Bautista. Pwede. Okay. Can you, yung sabi mo, top seller mo, twice mo nang binanggit yung rosemary, paano yan? Paano siya? Anong amuhin niya? How do you plant this? And when do you harvest? Ah, okay. Isa-isa muna tayo. Rosemary muna. Sige. Sa rosemary, madalas nakikita to sa malalamig na lugar. Okay. Kadalasan makikita natin to, tinatanim yan sa Baguio at Tagaytay. Pero pwede rin naman yang itanim dito sa mainit kasi mainit po dito sa Pampanga. Ang sikreto lang, i-acclimatize natin yung sanayin natin sa init. Ngayon, ang pagtatanim, dalawang paraan. Pwedeng seed, pwedeng cuttings. Kung seed, matagal. It may take 1 month para mag-germinate. Tapos siguro mga 6 inches yung mga 2 to 3 months. Basta it would take a while for it to become a bush. Pero kapag bumili ka ng mismong plant sa rosemary, sa Baguio or Tagaytay, acclimatize mo yan dito sa mainit na lugar ng around 2 weeks to 1 month. Huwag mo munang ibilad. Tapos ilagay lang sa partial shade na lugar. Tapos yan ay mag-system. May mga tutubo yan. Ngayon, ang pag-harvest ng rosemary, huwag madalas. Huwag yung kakalbuhin mo siya. Dahil sa mainit na lugar, mabagal siyang tumubo. Kaya kahit pa ilan-ilan lang,
2 stems, 3 stems. Matapang kasi ang lasa ng rosemary, wag pakarami. Ang paggugupit ko, mga isa, dalawa lang kada buwan. Kaya marami akong rosemary para marami akong ginugupitan. Okay. Rosemary muna ako. Tayo, ha? When do you sell and when, how often do you harvest? And after harvesting, dapat ba pinatutuyo yan? Basically, wala akong alam dyan eh, no? So, paano? Well, sa rosemary, ang pinakamaganda, fresh. Madalas kasi, ang gamit ng mga restaurants, yung McCormick. Ewan ko kung gumagamit kayo, yun yung nakabuting maliit. McCormick yes. na herbs. Yun nga lang, that's dry. Iba ang oil. Langis kasi, ma-oil yung rosemary. Kaskas mo lang yung kamay mo. Sayang kung ma-describe ko lang sa inyo ang amoy ng rosemary, napakabango. Mas maganda siya kapag fresh. Compared sa dry. Kaya mas gusto ng mga chef yan, naghahanap sila lagi ng fresh. Pag may nagpitas ka, let's say stem, dapat ba ibebenta mo kagad? Or yes. Saan mo nilalagay? Dapat on the spot pag pumunta yung buyer mo? And then how anong volume mo? Anong volume mo for getting the rosemary? Okay. Well, whenever sa rosemary, dito sa garden namin, we do not sell cuttings. We sell the plant. Kasi ang direction ng herbs, we promote household gardening. Gusto namin may sarili silang tanim na rosemary sa mga bahay ng mga tao. Now, for chefs, kapag nagbibenda kami sa kanila, grams lang. And we only cut kapag may order na, kapag andito na sila. So, hindi kami yung cut tapos ipipreserve namin, hindi. So, upon the arrival of the chef, doon lang kami magka-cut. Fresh talaga. Fresh. Kaya fresh herb. Eat fresh. Yun yung hashtag namin. Eat yes. fresh. Yun, galing ng pangalan. Fresh herb. Kasi, fresh talaga. Sir, maliban doon sa rosemary, ano yung sumunod na bestseller nyo? Time. Pareho ba ang pagtatanim? Time, ang parang yung time. Ganito. So, how do you spell it? T-H-Y-M-E. Yeah, okay. Yan ang time. Kapangunin yun. Yes. Ngayon, bakit bestseller yun? Kasi laging tandem yung rosemary and thyme. Okay. Parang mag-asawa yan. Kapag mag-steak ka or mag-roast chicken, dapat may rosemary and thyme. Okay. Kaya ganun ang the reason, yung dalawang yon ang bestseller namin. Pareho din po ng way ng pagtatanim ng rosemary ang pagtatanim ng thyme? No. Ang growth niya ay horizontal. And invasive siya, pagapang. Para siyang grass. Oo. Kaya, yan ang difference niya. Pagapang naman to. Okay. So that's, yun ang difference ng rosemary and thyme. Sir, ilan yung mga herbs po dyan sa iyong nursery? Ilang klase? Opo, ilang klase. Saka gano'ng kalaki ang nursery mo, sir? Siguro nasa lang to. Sa 3 meters by 10. 30 square meters yung nursery ko. 30 square meter. Yung nursery lang. Pero yung nursery. Yung ano tawag doon? Yung mga plot mo, yung plantation mo. Ay, ito for? Mga 20 hectares. Ay! O bakit naman? Pwede naman yun ah. Ito meron akong, ito, garden, herb garden lang siya. Hindi ako magtatanim ng 1 hectare ng herbs kasi ang demand niya pa konti-konti. Low volume pero high yung value. Yung nakaganda niya. When you say high value, yung thyme mo at saka yung rosemary mo, how is it by grams? You sell it by grams at magkano more or less? Ang kagandahan ng herbs, tuloy-tuloy sila. Wala siyang season. Ngayon, ang bentahan sa rosemary, 1 peso per gram. 1 to 2 pesos per gram. So kung halimbawa 100 grams, 200 pesos 'yon. Wow. Kung 1 kilo, 2,000 pesos. Wow. Diba, Doc Sosie? Parang gusto ko na mag-herbs na ako. Sabi mo, Sir Carlo, 5 pots lang yung sinimulan mo. Yes. Tapos,
rinansfer mo sila sa lupa. Tama ba ako? Yes. Yun na yung kinuha na mo ng mga ano, kasi nakikita ko dyan, kinakat lang yan eh, yung mismong stem. Hindi naman yung lupa. Well, nag-start, nung nag-start ako, yung five na tinanim ko na pots, ano lang yun, mga sili lang yun. Hindi pa ako nag-herbs nun. So, nung nagtatanim na ako ng mga talong, sili, ganyan, nung doon ako na-discover ni Chef, doon pa lang ako nag-start mag-herbs. And nag-start ako sa mga plants sa Baguio. Nagpunta ako ng Baguio. Tapos bumili ako ng, tinignan ko kasi doon na daming herbs eh. Tapos bumili ako ng iilan-ilan, nag-try ako mag-cuttings, magtanim ng seed. Tapos namamatay na ako talagang first month. Ang daming namatay, wala na mabuhay. Pero I did not stop. Talagang inaaral ko. Tinry ko ng, talagang nag-notes ako, research. Dami kong tinanong. And na-perfect ko din. Nakuha ko din yung technique. Sir, yung temperature natin kasi Baguio, malamig. Tapos sabi mo kanina, parang parang sasanayin mo yung plant sa temperature natin dito sa baba. Paano yung naging proseso noon ulit? Okay. Sa lahat ng herbs ko, ang pinaka-sensitive sa klima ay rosemary. The rest ng lahat ng mga herbs ko, sanay yan sa init. Talagang babad yan sa init sa Pampanga. Rosemary lang nahihirapan. So, ang ginagawa ko kapag halimbawa bibili ako ng halaman sa Tagaytay or rosemary, ilalagay ko muna sa lilim for the first 2 weeks. Nakalilim lang. Walang ganong araw. Kung meron man, siguro 1 hour lang, 2 hours. For 2 weeks. Kapag nakita ko ng maganda, ayan, doon ko na unti-unting nilalabas sa aking garden hanggang maarawan, hanggang masasanay na siya. Na kahit mainit, mabubuhay siya. Maganda na yung kanyang kulay. Yes. So Carlo, may technique din ano ha? At yan eh, nasa libro ba yan? Nasa Google ba yan? Nasa YouTube ba yan? O sariling sikap mo? Sariling sikap, sir. Kasi ang tagal kong naghahanap ng tao na eksperto sa herbs, wala akong makita. Well, meron iba na meron daw silang tanim sa bahay, ganyan. Pero naghanap ako ng commercial grower. Wala akong makita. Kaya sabi ko, naku, wala akong matatanungan. Kailangan ko talagang mag-aral ng sarili. So lahat ng mga yan, mga alam ko, sariling sikap yun, sir. Kaya nilalagay ko sa YouTube para kapag may nagtanong, meron silang makita. Kasi kawawa naman. Ayoko nang mamamatayan ng mga tanim yung mga ibang tao. Hindi na nila dadaanan lahat ng kinamatayan ko ng mga halaman. Sir, may preparation din ba sa lupa? Anong klaseng lupa ba? Pwede o angkop para sa ating mga herbs. Sa amin kasi dito, medyo sandy ang aming lupa dito. Yung soil mismo, medyo mabuhangin. Ano ba ang preferred na lupa para sa mga herbs? Well, ang aking experience, ang aking formulation ng potting mix, 3-1. 3 parts na garden. 3-1. 3 parts na garden soil, 2 parts na carbonized rice hull, tsaka 1 part na vermicast. Yun yung madalas kong gawing mixture ng aking lupa and nakikita ko na maganda yung performance ng mga herbs sa ganong potting medium. Nabanggit mo, sir, yung vermicast. Kayo na rin mismo gumagawa ng mga vermicast. Yes, meron din ako sariling mga worms. Actually, doon lahat nag-start eh. Kaya ako nagtanim eh. Kasi... Bakit? Sige. Eh kasi yung kuya ko, taga Manila yon. Sabi niya, Carlon, may inattendan akong seminar sa UP. Basta sa UP, yung sa dun sa circle. Ano, vermiculture, sabi niya. Tapos bumili ako ng 1 kilo ng bulate. Eto, sabi niya, aralin mo, sabi niya sa akin. Tapos binigay niya lang sa akin yung notes. Eh ano gagawin ko dito? Sabi ko, hindi ko naman alam yan. So, yun, inaral ko. Tapos merong vermicast, yung pupo ng worms. And naisip ko, ba't di ko nga gamitin to? Kaya doon ko in-experiment yung 5 paso. Masubukan nga magtanim. Kaya doon gumanda. So, nag-start lahat sa bulate. Yan ang pinaka-start. So, lahat yan organic ba yan? Maku-consider natin na organic itong mga pananim mo. Yes, kasi ang herbs, hindi mo kailangang maglagay ng fertilizer. Vermicast, pwede na yan. O kaya, haluan mo ng animal manure. Dumi ng kambing, baka, kalabaw, halo mo sa lupa.
pwede na yun. Hindi sila maano, matakaw sa gamot or pesticide. Ayan, dahil sinasabi mo yan, at tanong ko, madali po bang mag-alaga ng herb garden? Well, for starters, baka maging challenge. Kung hindi mo alam or hindi mo kabisado yung mga symptoms ng sakit or symptoms ng peste. Pero kung papanoorin nila yung mga ginagawa kong videos sa YouTube, andoon, naka-indicate na doon ano yung mga symptoms, ano yung mga sakit. Sir Carlo, ito, dahil nabanggit mo yung sakit, ano ba yung mga sakit na pwede nating ma-encounter para sa ating herb garden? Okay, ang pinakasakitin sa mga herbs yung basil. Sweet basil, specifically. Kasi maraming iba't ibang klaseng basil. May sweet basil, purple basil, Thai basil, holy basil. Yung sweet basil, yung Genovese, kung tawagin, yun yung ginagamit sa pesto. Kung kumakain kayo sa mga restaurant, yung color green na nilalagay na palaman sa mga tinapay. Ngayon, kapag maulan, nauulan na ng mga basil, minsan magkakaroon ng batik-batik na bilog na itim sa mga dahon. Yan, nagkakasakit na yan. So, ako pag tag-ulan, nakasilong yung mga basil ko eh. Kasi yung iba nasa paso naman eh. Kaya, yung iba nagsusurvive, pero minsan nagkakasakit. Kaya, yun yung indicator ko lang na may sakit yung aking basil. Natutunan ko na pinaka-sensitive is basil. Oo. Kaya ko lang nalaman yan. Pero sir, may tanong ako. Kasi kanina, habang binabrowse ko yung mga YouTube mo, no, may nakita ko na merong iba-ibang klaseng mint. Doon yes. Sa mga mint meron ka, ano yung pinaka-mahirap na palaguin? Actually, pare-pareho lang sila. Yung tatlo. Yung pepper, choco, tsaka spear. Pare-pareho lang sila ng paraan ng pagpropagate. So, for me, madali lang yung tatlo. Para siyang time. Ang pagtubo niya para siyang grass. So, kapag titignan mo sa baba, may mga ugat na. So, for me, yung kung lalagyan mo ng rate, yung difficulty 1 to 10, nasa 5 lang ang mint. Mabilis lang. Oo, sir, madali lang. Kasi sabi mo kanina, parang ang program nyo is bawat bahay merong herb. Para doon na sila pipitas, ganyan. Yes. Sa programa nyo ito, gano'n nakalaki o dami ng tao ang parang na-impluensyahan na natin? Meron na bang halos lahat ba ng kakilala mo na ay ginagawa na ito? Well, malaki hindi. Malaki na ba ang community? Yun ang tanong ko. Malaki na ba ang community? Well, di ko ma-quantify, pero if titignan mo sa mga buyers, tsaka sa mga nag-i-inquire dun sa Fresh Herb, FB page namin, makikita ko na marami nang nagtatanim ng mga herbs saka ng mga gulay sa kanilang bakuran. Kaya, pero ang scope namin, Pampanga, specifically Angeles and San Fernando. Kaya, this year, naghahanap kami ng paraan na baka pwede na naming iship yung mga halaman. Kaya nagtatanong-tanong na kami kay JNT, kay LBC, baka pwede na kami mag-ship para even sa ibang lugar na mga nag-i-inquire sa amin, magkaroon sila ng experience sa paggamit ng herbs sa kanilang mga pagkain. Opo. Alam mo, sir, possible yun. Kasi itong mga shipping company, alam ko yung mga ornamental plants is ganun ang ginagawa nila. Pinapadeliver nila via JNT and LBC. Saka iba pa mga shipping company. Pero, Amy. Yes po. Ako hindi. Pupunta ako sa kanya. Ako magsisip ng sarili ko. Kasi makita ko yung garden niya. Oo. More or less, Carlo, yung lahat ng halaman mong yan, anong ilang square meter o may anong sukat? 450 square meters po yung garden. And siyempre, kunyari, OFW or nag-retire na, kung merong ganyang sukat ng lupa, meron bang klase ng lupa, sandaloom or whatnot? Anong kinakailangan ng type ng lupa? Wala naman po. Meron kasi akong, meron akong isang ginawang tutorial kung it really depends on the soil. Kung meron kang sandy soil, well, magdagdag ng animal manure para hindi mabilis matuyo. If naman
ito ay clayish, magdagdag ng carbonized rice hull at animal manure para bumuhaghag. So, pwede siyang i-adjust depend kahit anong klase pang lupa yan. Opo. Sir, kailan may mga distance ba yan? Halimbawa, ang pagtatanim mo ng rosemary, kailangan may pagitan? Hmm. Pagtatanim mo ng rosemary, ganun ba siya? Good question. Ang pinaka makapal sa lahat ng herbs ay yung basil. Basil. Malaki yan. Kumakapal. So, ang distance ko dyan, 18 inches per plant. Ngayon, 18 inches, oo. 18, oo. Ngayon, meron namang yung mga chives. Ang chives, maninipis lang yan. Parang yung mga onion, spring onions. Opo. Ang spacing lang dyan, 4 to 6 inches. Meron din yung, di ba, or rosemary. Hindi yan gaanong makapal. So, pwede kang mag 10 to 18 inches. So, depende yan. Iba-iba sila ng ano. Ang taang mint, mas malayo ng konti tsaka yung time. Kasi gumagapang yan. Kaya i-distansya mo ng kaunti, mga 20 to 30 inches ang distansya ng bawat halaman. Per distance. Mm. Sir, pagdating sa water, gaano kalakas ang kailangan tubig. Sa tubig? Opo. Mm. Okay, ang mga herbs, gusto nila yung tubig. Ayaw nila nung natutuyuan. Well, yung iba kasi sinasabi nila, wag daw paulanan yung mga herbs. Pero sa akin, pinapaulanan ko yung herbs ko. Tsaka malakas sila sa tubig. And so far, maganda yung kanilang performance. Maybe because of my soil, may pagka-sandy kasi. Dahil sandy, mabilis matuyo. Kaya madalas siguro ako magtanim. Kung clayish yung lupa mo, siguro once a week lang ang pagdidilig. Kasi it takes time for clay soil na matuyo. Carlo, bilang negosyante naman na nasa agrikultura, no ha? Yung sinasabi mo, more or less 450 square meter with all your herbs there, more or less monthly income at magkano ang farm inputs mo and in return, magkano ang net profit? More or less, anong idea? Actually, hindi pa maximize tong 450. It can generate around 30 to 40,000 pesos per month. Pero inputs, ang input mo monthly, that is net na yun, ano, more or less. Pero yung input mo naman, ganong kalaki naman? Kasi po, ang cost of production mo for herbs, maliit if you have the mother plants. Okay? If you are a reseller, liliit yung, manipis yung inyong income. Kasi, bibili ka ng isang pot, 50 pesos, i-markup mo ng 10 pesos, so income mo lang 10 pesos. Pero, if you have that mastery ng pagtatanim, kung ibenta mo ng 50 pesos ang isang pot, and ang cost of production mo nasa 5 to 10 pesos lang, meron kang net income na 40 pesos. So, yun lang yung advantage ko dahil ako mismo yung nagtatanim, hindi ako bumibili sa iba. Okay. Kaya, mas mataas yung... Yeah. Yung area mong 450 square meter, ilang tao ang gagawa tsaka how many hours siya magtatrabaho? Kung isang tao lang po. Whole day siya na gagawa doon? Yes. Isang tao lang po ang nandito. Ang trabaho po niya between 8 to 11 and 1 to 5. So whole day siya doon? Talagang mabusisi rin, ganun ba? Yes, kasi a part of the garden, aside from selling cuttings, nagbibenta rin kami ng potted plants. Di ba nga, binibenta namin siyang pots. So, yung pagkakat, pagtatanim, paghahalo, pagdidilig. So, lahat ng yun ginagawa. Kaya, maraming trabaho din. Pero kaya ng isang tao. During the pandemic kasi, dahil hindi makapasok yung tao ko, ako lahat. So, ako lahat nandito and kaya naman. Kaya naman yung ano, yung trabaho dito sa farm. Doon po sa potting nyo, paano po ang ano doon, bentahan naman doon, sir? Okay, depende yan. Merong mga plants na, yung regular size kasi, usually nasa 50 pesos yan per pot. Pero merong mga plants na mahirap patubuin, like rosemary, sage, yan. So, may mas premium yan, 100, 150. Sometimes we sell a bigger plant, depende sa size, yan, nasa 200 pesos yan. Pero ang average na binibili sa amin, yung mga tig 50 pesos. Alam niyo po, nasubukan kong bumili ng ano,
ng herbs din sa Baguio. Hindi ko talaga nabuhay. Okay. Yan, yan ang problema. Yun ang tatanong ko sana eh, Carlo. Yes. Ako, para ako kasi pag kaya gusto ko dito sa mag-agree na tayo, pag may naitatanong ako, parang gusto kong pasukan. Kung ako'y papasok at maraming pumasok at bumili rin sa iyo, ilang percent ang naging successful yung kanilang pag-aalaga? Well, marami kasi nag-i-inquire and so far, nagiging successful naman sila sa kanilang mga pagtatanim. So I would say a good 80%. Maganda, wow, naman yung... Kasi kapag pupunta sila dito, ang kagandahan ng tubo siya ng Pampanga, sanay siya sa init. Uh-oh. So kapag binili mo ang isang oregano sa Baguio, tsaka binili mo sa akin, pareho mong ilagay yan sa garden mo. Ayun sa akin, sasabihin ko sa'yo, buhay yan. Kahit mamabilad yan sa araw. Kasi lahat ng mga mother plants ko, sanay yan sa init. Buhay yan sa init. Kaya masasabi ko, mataas ang success rate ng mga tanim ko dahil mainit. Sanay sila sa init. Ito, Sir Carlo, bago tayo mag-break, ito yung isang hanging question. Sige. Noong nagsimula ka, magkano talaga, ito, magkano po ang investment na nilagay natin sa garden? Sa pagbabalik po natin, sagutin niyo yan. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik ko ang mag-agree na tayo. Ayan. Sir Carlo, magkano ba ang starting kung gusto kong magsimula investment natin dito sa herb garden? Okay. Ako nag-start. Honestly, nag-start lang ako 10,000 pesos. Oh, 10,000? Yes. Oo, kasi nag-start ako, na napag-usapan natin ni Doc kanina, di ba? Carlo, binigla mo ba? Or unti-unti mo inaral? Yes. Siyempre, unti-unti. Oh. Nag-start ako sa cuttings, thyme, oregano, tsaka mint. Bumili ako ng tig 1,000 worth each. So, 3,000 lang yung investment ko dun sa mga mother plants. Tapos, bumili lang ako ng seedling bags. Bumili lang ako ng bulate. Tapos, yung labor. Nag-start kasi nung una, yung labor ko, kalahating araw lang. Hindi ko kaya kasi wala pa akong puhunan eh. Kaya talagang nag-start ako, 10,000 pesos. At alam niyo yung pinakauna kong kita, 300 pesos sa isang buwan. Nakung saya-saya ko na nun. Wow. Kumita lang ako ng 300 pesos. Sabi ko, masaya na ako. Hanggang unti-unti, napalaki ko yung kita ko. Hanggang kapag may kita na, nakaka-invest na ako. Nagpatayo na ako ng kubo. Meron na akong nursery. Nakabili na ako ng mga gamit. Pero it all started with 10,000 pesos. Amy, yan ang tinatawag na hindi naman niya inisip na maging malaki, na sumobrang kita. It's more on passion eh. Hindi siya tatagal dyan. I'm sure nang wala siyang interest and passion. Tama, Carlo? Yes. Ay, totoo po yan, Doc. Alam nyo, talagang nagpatagal lang sa akin sa farm is passion. Hindi ako gigising ng madaling araw at matutulog ng gabi, kakapunla, na kung walang passion. Oo, kasi nagtatrabaho ako noon. I'm working sa isang insurance company. I wanted to prove na kaya kong magtanim ng herbs. Because of the passion, because of my love sa herbs at sa pagtatanim, nagtagal ako dito hanggang naiwan ko na yung aking trabaho at isa na akong full-time na magsasaka. Opo. Ay, maganda tong story ni Sir Carlo. Ay, naku. Parang mo talaga yung fulfillment, di ba? Fulfillment. Yes. Pagka, sa 300 pesos, yung iba malungkot yun kung hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo. Pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, yung 300 pesos, may parang ginto na yun. Oh, diba? Ayun, kumita ako ng 300, may nabenta ako. Yung fulfillment, makikita mo. Nakikita naman po namin sa inyo yung passion, saka yung drive din na magpatuloy sa pag para lalo pa lumago. Yes, ano ko lang, Carlo, siyempre wala namang walang straightforward na proof success, di ba? Sa tagal mo, 9 years ka na. Ano yung mga failures mo? Nagtanim ka, what comes next, nabagyo ka ba? Na peste, o ano yung mga failures mo? Yung pinaka-failure ko talaga yung napepeste, namamatay, mawawala. Tapos, ang kahirapan nun yung mabibitin ka dun sa kliyente. Kasi yung sinusuplayan mo, syempre, umaasa yan sa'yo.
na meron kang isusupply sa kanya. Tapos bigla mo sabihin, uy, sorry, nabagyo ako. Naku, Carlo, hindi pwedeng ganyan. Baka maghanap na ako ng ibang supplier kasi hindi pwedeng pag ganyan-ganyan yung ano, hindi stable yung supply mo. Yan yun yung mga hirap. Gusto ko na sumuko nun. Sabi ko, ayoko na yata. Parang hirap. Pero tuloy-tuloy lang hanggang mapapalaki mo yung market mo. Opo. Sir, paano ka naman nakakuha talaga ng market? Well, ang trabaho no, ang trabaho ko kasi is ano, 'di ba, sa insurance ako noon. Sa corporate account. So, we're into sales. Ang minsan baligtad ang mga tao eh. Gagawa sila ng produkto kapag meron na market. Pero yes, minsan pwede kang gumawa ng produkto at ikaw ang gagawa ng market. Ganun ang ginawa ko sa Pampanga. Walang nakakakilala ng herbs before. Anong gagawin nila dyan? Sanay kami sa sisig. Hindi mo nalalagyan ng herbs ang sisig. Di ba? Pero when you introduce a product to the market by using a lot of marketing tools, marami. Facebook, videos, vlogs. Then people will become curious. Sabi nila, ano nga kaya yun? Nasubukan nga. And doon mo makikreate yung market. So, baligtad ang sa akin sa herbs. I did not look for the market. We created the market. They followed because nakita nila, uy, iba to ah. Masubukan na. Ang maganda sa'yo kasi yung background mo din sa sales, talagang na ano mo eh, parang nagamit din natin pagdating dito sa ano, agripreneurship nga sabi nila. Very true, ma'am, Ami. Kasi lagi nating tandaan sa pag-agrikultura, hindi, tatlo kasi yan eh. Tatlo yung parte ng isang negosyo. Kailangan mo ng technician, manager, entrepreneur. Ngayon, madalas ang mga magsasaka, sila lang yung technician. Alam lang nila paano magtanim. Ngayon, yes, kailangan mo rin maging manager kung paano mo i-run yung farm. And kailangan mo maging entrepreneur para negosyante ka talaga. So, it's very important na merong entrepreneurial skills ngayon ang mga farmers para yung mismo nilang tanim, alam nila paano i-market. Paano i-market. Yes, yes. Yun po talaga. Actually, yun yung mga nakakausap namin. Doon sila nagkukulang. Kaya sabi nila, Amy, ang hirap. May product kami, pero nasasayang. Kasi nakukulang lang sa tuyos. Kasi hindi kayang i-market. Kaya nilang magtanim, kaya nilang mag-harvest, pero hindi nila kayang ibenta. Ganun po yung nangyayari. Pero tama po yung sinabi nyo, na kailangan talaga yung skills sa pagbibenta, yung knowledge din sa kung paano i-market yung sarili mong produkto. Yan. Totally agree. Agree, ma'am, Ami. May tanong ako, balikan natin yung tanong ni Doc Sosie regarding dun sa nangyari sa'yo. Yung sabi mo nga, nabagyo ka, tapos sabi, hindi stable yung supply mo. Paano yung ginawa mo doon ng time na yun? Well, kailangan mo lang talagang i-push eh. Kapag may nawalang account, huwag kang tumigil. Hanap ka ng another restaurant or pwedeng supplyan. So, dati kasi, mas nakafocus ako sa pagbebenta ng cuttings. So, tanim ako sa field, cuttings, supply. Kaya, dun ko naisip nga na hindi yun stable eh, kung puro ganun lang. Why not start selling potted plants? So, dun. So, naisip ko, doon marami palang market na create namin, na nahilig ang mga tao magtanim. Kaya up to now, nandyan na. Marami nang bumibili ng potted plants. Kaya ngayon, ang next step na gusto namin gawin, we wanted to go outside Pampanga by shipping plants. Pwede po umabot ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Oo, pwede yan. Carlo, ibig sabihin, ang market mo, it's more on hindi na yung produce mo. It's more on yung potted na, pero yung garden mo, mas may income doon sa kumukuha sa'yo. Tama ba? Kesa doon sa mismong produce mo na thyme, rosemary. Tama ba? Yes. Ang ratio po siguro nasa 80-20. 80% ng sales namin ay potted plants. 20% na lang yung kumukuha ng cuttings. So meron kasi mga specific restaurants. For example, mga Thai restaurant. Laging kumukuha yan ng Thai basil. Mga hotels, lagi silang kumukuha ng edible flower. So, meron pa rin yan. Tuloy-tuloy lang. Pero, mas malaki yung revenue na nakakuha namin sa potted plants. Okay. Another question, Carlo, no? Ilang kayo sa, let's say, sa Luzon na may ganyang entrepreneurship?
o yung ganyang herbs? Honestly, sa Luzon wala akong kilala. Yung talagang yung forte niya, herbs. Like you, kung ano yung ginagawa mo, yung tulad ng agri-business mong ganyan, ikaw lang sa more or less sa Luzon ang may ganyan. Marami, di ba sa Tagaytay, Baguio, marami rin nagtatanim ng ganyan? Well, ang nangyayari kasi sa Baguio, Tagaytay, ang merong grower, may mga nagtatanim dun sa mga malalayong lugar. Tapos merong mga nagbebenta sa Baguio, dun sa mismong Burnham Park, ganyan, pero hindi sila yung nagtanim. Binili lang nila dun sa biyahero. Okay. Yung kung naghahanap kayo ng mismong nagtanim at mismong nagbebenta, wala akong kakilala. Ikaw pero yun. Kung yes, ako yun. Mag-iisa. Meron akong kilala sa mga ano, sa taga Visayas sila. Sila ano. Meron kaming grupo eh, Herb Growers Philippines, HGP. Tignan niyo po, sa mga mahilig magtanim ng herbs, ulitin ko, Herb Growers Philippines. Hindi po ako nag-organize noon, sumali lamang ako. So these are mga households na mahilig magtanim. So meron akong mga Cebu Herbs yan. Nakilala ko yan doon sa grupo yan, si Cebu Herbs, taga Cebu siya. So meron akong tatlong kilala na katulad ko sa Cebu na mahilig talaga at nagbebenta sila ng herbs. Oh. Maganda to. Parang kasi bata pa tong industriya. Kasi sir, 9 years ka lang dito, di ba? 9 years ka pa lang. Yes, oh, 9 years pa lang ako nagtatanim. Bobo. Eh sir, sa lahat ng tinanim mo dyan, ano naman ang favorite mo? Ay, ako, ganun din. Yung top seller ko, yung rosemary and thyme. Kasi, favorite ng misis ko, yung meron akong recipe ko, yung tawag ko doon, 4 herb chicken. Kapag gumagawa ko ng salad, lalagyan ko ng 4 na herbs. Rosemary, thyme, sage, tsaka parsley. Yung parsley ko, hindi yung kulot ha, yung flat leaf na Italian. Mas masarap yon. Kapag, naku, tatadtarin mo lahat ng 4 na yon, tapos ikaskas mo sa chicken, tapos i-grill mo, tapos ilagay mo sa salad, naku, ang sarap. Ang sarap nung salad na yun. Nabanggit mo, Carlo, nabanggit mo yung Italian. Ito pang mga halaman ng mga herbs nito, yan ba'y matagal na sa atin? O may nag-i-import ba niyan? Or locally laging available na sa atin? Yung mga patent na ganyan? Yung mga mother plants kasi nadala na dito yan sa Pilipinas. Pero hindi ko pa po naaral yung history ng herbs. Pero ang alam ko, these are Mediterranean. Talagang okay. Nasa Europa. Dito nagsimula yan sa Europa. Kaya kung titingnan nyo yung halos market namin, mga European or hotels and restaurants. Yung mga foreigners po madalas ang bumibili sa akin. Kaya ganoon po, parang dinala na lang natin dito dahil tayo mga Pinoy, natututo na rin kumain ng pagkain ng mga foreigners. Opo. Sir, na-curious ako kasi ang oregano, alam ko, panggamot yan sa lagnat. Yan ang alam ko. Sa ubo. Pero upo pala, upo, yan, sipon. Kasi naranasan ko pa po nung bata ako, maglalaga yung nanay ko ng oregano. Tapos ipapainom sa amin. Pero anong luto po ba ang pwede sa oregano? Nahaluan okay. Ng oregano. Sige. Pakita ko muna sa'yo ano yung binabanggit mong oregano. Ito yung sinasabi mong oregano, yung malaking dahon. Okay, opo, ito yung nilalaga. Diba? Ilalaga mo to, iinumin mo, tapos mawawala yung ubo mo. Ngayon, hindi ito yung ginagamit na panluto. Ito yung oregano na ginagamit na pangluto. Yan. Yan pala yun. Maliliit ang dahon niya. So, ang tawag namin dito ay Jamaican oregano. Kaya, papakita ko ang pinagkaiba niya, ha? Yan. Oh, imagine yung pinagkaiba ng kanyang dahon. Oo. Ayaw yung kabilang dahon. Saka yung amoy nito, hindi matapang. Parang ang sarap kainin. Compared doon sa, 'di ba, minsan yung mga maliliit na bata pag sinabi mong oregano, sabi nila. Okay. Ayaw nila. Pero pag to inamin nila, matutuwa sila.
So, sir, bago ka bumalik, pwede mo ba kaming i-tour? Ano-ano ba yung mga... Ay, sige, sige. Pakilala mo naman. Yan. Papakilala ko sila sa'yo, ha? Ay, papasok lang ako sa aking garden. Well, halo-halo na to, ha? Merong mga herbs, may mga gulay, may mga specialty produce. Yung mga kakaibang gulay na... Yung mga mayayaman, ang hilig nilang kainin. Kaya, Doc, ito ha? Talagang magre-retiro na. Para ang sarap pag ganyan hapon, dadalawin mo yung garden mo, di ba? Oo. Oh. Yan, ito ang tarragon. Yan. Ay, tarragon. Ito ginagamit to sa mga vinegar, sa chicken. Okay. Ito ang thigh basil. Thigh yan. Basil. Mga... Kumakain kayo ng mga Vietnamese, yung pho, yung parang sabaw. Oh, yan. Sarap yun. Tom yam. Yan, tom yam. Ginagamit to. Ito, alam nyo naman to, tanlad. Lemongrass. Tapos ito ay aloe vera. Aloe vera. Yan, bagay sa buko yan. Yan. Ito ang oregano. Ito yung culinary oregano. Tapos, ito mga edible flowers yan. Oh. Tapos, we have... Ay, yung color blue yan yung ginagawan siya, ah. Oo. Oh, oh. Ay, iba pa yun. Butterfly pea yun. Mamaya pakita ko. Ay. Meron ito ka, kale. Toscana kale. Ako, yung alam mga... mo ba? Nadinig ko na po yung kale na yan sa hydroponics namin na ano episode. Mm. Superfood sa mga yan. Ay, try vertical farming? Hindi, kasi... Marami pa namang lupa. As long as marami kang lupa, ay pwede pa. Ang vertical farming pang syudad, yung mga ano walang... Ito, cilantro. Yan, mga Mexican. Yung mga Mexican food. Ano pa? Ito, mga seedlings mga to. Ito yung chives. Oh, chives. Yan, para talaga siyang pang spring onion. Yan. Yan, sir, ano yan? Kinchay. Ah, yan, masarap yan. Kaya daw, ginagawa yung dumplings. Oo, ito, sweet basil. Maliliit pa sila. Ito yung purple basil. Iba yung kulay niya. Oh. Yan. Ito yung dill. Ito ginagamit sa isda. Mahirap hanapin to sa market. Walang gaano nagtatanim ng dill. Kaya ito tinatanim namin yan. Ito yung sinasabi ko, parsley. Ayan, parsley. Masarap din yan. Ito yung hinahanap ng mga chef. Ito yung flat leaf. Kasi kung makikita nyo minsan sa palengke, yung kulot-kulot, walang ganong lasa yon. Pero kung naghanap kayo ng malasa talaga, yung flat leaf parsley yung itanim ninyo. Ito, mint. Yan. Naku, kung mapapaamoy ko lang to sa inyo, napakabango nito. Sir, kayo parang gusto ko na pumunta ng Pampanga. Oo. No. Ito, choco mint. Location mo dyan mismo sa Pampanga? Sa ano kami, malapit kami sa San Fernando, Pampanga. Sa SM, Telebastagan. Telebastagan. Oo. Yan. Ito, spearmint. So, yung choco mint, parang talagang taste ng halong chocolate at saka mint. Tama ba? Oo. Yes, talagang, kaya choco mint siya talagang ganun yung lasa niya, parang choco. Pansinin niyo yung tatlong to magkakatabi. Ito si spearmint, choco mint, tsaka peppermint. Magkakaiba yung itsura niya. Ito pabilog. Ito dark ang color. Ito patusok. Ayan. Ito naman yung thyme. Ito yung partner ni Rosemary. As ito yung pinakamaganda kong tanim, si Rosemary. Ayan. Masarap yeah. din. Oo. Ang pinakamasarap. Yan ang aking mga alam rosemary. Alam niyo, ginagawa ko po sa thyme saka sa rosemary, hinahalo ko po sa pork chop. Yes, yan. Ako, masarap yan. Totoo yan. Kaya ako, ganun ko rin siya iluluto. Sarap. Sir Carlo, maraming salamat po sa pag-tour niyo sa amin saka sa pagsama niyo din po sa aming show. Yes. Pero thank you also for inviting me to be a part of your show. Kaya I really wanted to share lahat ng knowledge ko dahil ang goal ko, bawat Pilipino matutong magtanim. Dahil
yan ang kasagutan sa food security. If everyone learns how to grow their own food, nobody will get hungry. Yeah, tama po kayo doon. Kaya nakakatuwa po na kasama po namin kayo. And sir, plug nyo na po yung inyong YouTube channel para din po marami pa rin po matutunan ng ating mga agri. Okay, sa mga gustong matuto ng magtanim ng gulay at ng mga herbs, you can subscribe on my YouTube channel, Carlo the Farmer. Doon, ipinapakita ko ang steps ng pagtatanim ng gulay at ng herbs simula sa seeds hanggang sa harvest. And if you have questions then you can ask directly dun sa aking YouTube channel. And I always explain sa mga may katanungan dahil gusto ko talaga na matuto ang bawat tao na magtanim. Yan, sir. Thank you po ulit. Ang dami po namin natutunan. And to those who also would like to check other social media platforms, you can also visit me sa Instagram, Carlo the Farmer also. Plus, meron din kaming FB page na Fresh Herb and Organic Growth. Kaya, if you have questions, feel free to ask and I would happily answer your questions. Ano okay. Naman, sir, pagka gustong dumalaw dyan mismo sa iyong farm, makita niyo mga pananim? Yes, they can always visit po ang aming garden dito sa Fresh Herb. Open po siya ng Mondays to Saturdays, 8 to 11 a.m. tsaka 1 to 5 p.m. Mag-message lang kayo kasi baka minsan wala ako, nasa iba akong farms. So, tsempuhan lang nila ako na nandito ako sa Fresh Herb. Okay po. Thank you po. And God bless Sir Carlo Magno Aguilar. Maraming yes. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, Carlo. Maraming salamat. Natutuwa ako at marami ka palang natutulungan. At saka, marami palang nabubusog sa ginagawa mong yan. Totoo po yan. Totoo. Kaya. Okay. Hanggang sa susunod po muli, ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.